And eto guys, sell if they totally cut their dividends. So minsan guys, talagang may mga businesses na unfavorable sa kanila yung kanilang current conditions or gumawa sila ng palpak. That's natural when it comes to investing. Walang 100% hit rate. So you always need to take that risk. So kapag ganito na guys, no, may mga nagiging weak fundamentals na, and ang pinakayoko is if they cut their dividends. Kasi for me, that's a sign na their outlook, the management outlook moving forward, eh hindi talaga maganda. That's why they cut their dividends. So yan, magti-trim na ako ng positions paunti-unti, di ba? Not totally na ibenta ko kaagad kasi baka next year mag-reverse yung fundamentals nila eh. Pero magti-trim na ako dyan paunti-unti and maghanap na ako ng number 7 and 8. Papasa ko doon yung aking funds. So, my terms guys on investing, it's okay if you sell low na weak yung fundamentals as long as you buy low, mapapababa, with strong fundamentals increasing their dividends kasi later on, sila yung babawi ng mga losses mo dito sa number, let's say number 10 and number 6 type of companies.